Bang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po, no? Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre may big love shout out sa lahat ating viewers dyan. So ito, pahiyakin na naman natin mga anti-Marcos dito, mga kababayan, sa ginawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. At good news po ito sa lahat nating mga kababayan sa buong Pilipinas, kasama ang mga anti-Marcos dyan. At good news na good news talaga, dahil siya lang ang presidente na nakagawa nito. Walang presidente na nakagawa nito kundi siya lang. At walang presidente na nakapagpaiyak na naman ng mga anti-Marcos dyan kundi si BBM lang. So ayan, at siyempre ang tatalakayin natin ngayong araw na ito, guys, ito nga, ang pagbayad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagbayad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng utang ng Pilipinas. Wow, good news po ito, mga kababayan. Yun nga lang, sa iba, bad news. Kasi hindi nila kayang tanggapin ang good news na ginawa ni Pangulong BBM. Kasi ayaw nila masapawan ang amo nila. Kaya galit na galit ang mga anti-Marcos kay Pangulong BBM. Kasi nasasapawan na ata ang amo nila sa mga ginagawa ngayon ni Pangulong BBM. Pero inyo po, mga kababayan, magpapatayo ba naman ang Philippine Cancer Center? Hindi galing sa utang. Hindi pira na mismo ng Pilipinas. Hindi galing sa utang yon. Kaya galit na galit ang mga anti-Marcos dyan. So ito po, mga kababayan, umpisahan na natin ito. Nagbayad ang pambansang pamahalaan na mas malaking halaga ng obligasyon nito sa utang noong nakaraang taon. So ito po, mga kababayan, noong 2023 pa, ayon sa datos ng Bureau of Treasury, ipinakita na ma-record ang mga pagbayad ng utang noong nakaraang taon ay umabot umano sa 1.6 trillion o 23.9% na mas mataas kaysa pagbayad ng utang na 1.29 trillion noong 2022. So, noong karaan taon pala, mga kababayan, noong 2022 ay nakapagbayad din pala ng 1.29 trillion, at ngayon 2023 naman ay 1.6 trillion, mga kababayan. So good news, 'di ba? Hindi ba tayo masaya? Hindi na tayo nalulubog sa utang. Hindi katulad sa mga nakaraang administrasyon. Bala na kayo dyan, basta mga nakaraang administrasyon, tuloy-tuloy ang pasok ng utang. Lumulubo ang utang ng Pilipinas. At ito pa po, mga kababayan, ang bawat lakad ng ating mahal na Pangulo, iisa din sa mga dahilan kaya kung bakit nakakapagbayad po tayo ng utang. Alam niyo po ba? Dahil marami pong mga mayayamang negosyante ang nag-i-invest po dito sa Pilipinas. At hindi lang po yan, mga kababayan. Bawat lakad ng ating mahal na Pangulo ay merong may balik. Kaso nga lang, ang ating mga kababayan dyan, lahat ng mga anti-Marcos dyan, ay bawat lakad ng ating mahal na Pangulo, sinasabi, lulustay na naman ng pera ng taong bayan, ng tax ng taong bayan. Akit, ang tanong ko ba sa inyo, guys, wala bang nababalik sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Hindi ba tayo masayahan? At ito pa po, mga kababayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi pupunta sa ibang bansa na hindi siya pinapatawag. Iniimbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga mayayamang negosyante sa ibang bansa at lalo na ang kanilang leader. Iniimbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumunta. Hindi si Pangulong Ferdinand ang pupunta, kundi iniimbitahan. Hindi ba tayo masaya dyan, mga kababayan? Mayayamang negosyante ang nag-iimbita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi ba tayo masiyahan dyan? Hindi ba tayo proud sa ginagawa kayo ng ating mahal na Pangulo? Tingnan nyo, meron na naman nagsabi,
meron na naman nag-post. Kakagaling lang daw sa Australia. Bumalik na naman daw sa Germany. Lumakad na naman. Pumunta na naman ng Germany. So yun po mga kababayan, matanong ko lang sa inyo, ang pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia, magkano ang naiuwi niya? 86 billion ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Pilipinas. Diba? So ayaw ng mga anti-Marcos yan. Ayaw nila ng ganyan. Ayaw kasi nila makita na may ihaahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas. Kaya galit na galit ang mga anti-Marcos diyan kay Pangulong BBM. At hindi lang po yan mga kababayan. Mas mabilis ang taas ng ekonomiya ng bansa ngayon, 2024, kaysa noong nakaraang taon. Ayan ang patunay na bawat lakad ng ating mahal na Pangulo ay may resulta. Ito mga kababayan, panoorin nyo to. Isa sa mga reaction po ng isa sa mga bigatin din na vlogger ko mga kababayan. Panoorin natin to. Talagang uusok mukha ng mga anti-Marcos dito. Ito po siya natin to ha. Nagbayad ng utang ng Pilipinas. At hindi lang basta pagbabayad. Dahil 2 taon niya na itong ginagawa. Kaya kung ikaw ay Pilipino at gusto mong malaman ang tungkol sa utang ng Pilipinas kung magkano na ang nababayaran, panoorin mo ang video na do. Hindi naman lingit sa ating kaalaman na sa panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang lubog ang Pilipinas sa utang. Hindi lang basta lubog, talagang lubog na lubog sa kahirapan at kumunoy ang Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang utang natin ay umabot sa 12.79 trillion. Oh, di ba? Kaya pala. Kaya galit na galit pala ang mga anti-DDS sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi ang inutang ni Pangulong Duterte ay binaunti-unti na pong binabayaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, ano na? Yun ba yun? Okay, tuloy natin. Yung utang na yan ang talagang pinakamalaki sa ating kasaysayan. Yung utang na yan na iniwan ni dating Pangulong Duterte. At yung utang na yan ng Pilipinas ay naging 14 trillion nung pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero so yun po no, yung nag-upo siya kasi nga walang budget ang gobyerno noon. Kaya nagutang po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya umabot po ng 14 trillion. Pero ito, pakinggan mo natin. So, noong 2022, nagbayad si Pangulong Bongbong Marcos ng 1.29 trillion para mabawasan ang ating utang. At noong nakaraang taon, 2023, nagbayad naman si Pangulong Bongbong Marcos ng utang natin sa halagang 1.60 trillion. Mas malaki yan kesa nung binayaran niya noong 2022. Ibig sabihin, habang si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente, malaki ang nababawas sa ating mga utang. Patunay lamang dyan, yung mga kaliwat ka na nagkalat na balita na nagpapatungkol sa pagbabayad natin ng utang. Kaya ngayon, yung mga DDS na anti-Marcos, medyo tahimik kasi sila ngayon. Kasi nga, napapahiya sila sa mga napapanood nilang mga balita. Hindi nila matanggap na yung amo nila sapaw na sapaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang presidente na nakapagbayad ng ganyan kalaking utang natin. Ba? So yun po mga kababayan, si Pangulong Ferdinand Marcos lang ang nakapagbayad ng utang sa ilang presidente na po ang nagdaan. Kahit si Pangulong Duterte po na sinasabi ng ilan-ilan na mga kababayan natin dyan na ngayon ay sinasabi na umano'y si Pangulong BBM ay walang nagagawa sa Pilipinas. O ano na po mga kababayan, tahimik na mga anti-Marcos dyan sa mga balita na ito. Totoo ito mga kababayan kahit saan nyo panoorin.
i-research nyo, panoorin nyo po sa Google at makikita nyo po kung magkano na ang kabuuang binayad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula nung siya ay naupo. So, totoo, nung nakupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya po ay umutang. Kaya umabot po yun ng 14 trilyon ang utang ng Pilipinas. Subalit nitong 2023, ay nakapagbayad kaagad ng utang ang ating mahal na Pangulo. So, ganong kabilis ang aksyon ng ating mahal na Pangulo. Umutang man siya, pero kalaunan, sumunod na taon, nakapagbayad kaagad. Diba? Nagawa ba yan ng ilan mga presidente na dumaan? Hindi nagawa nila yan. Tila lumubo pa ang utang ng Pilipinas. Kaya mga anti-Marcos dyan, galit na galit yan kay Pangulong BBM dahil nasasapawan ang kanilang iidolo. So yan po mga kababayan. At hindi lang po dyan ha, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na tulong at papagawa ng mga tulay at mga kalsada ay hindi na galing sa utang, kundi sa kita na po ng Pilipinas. Mas marami na turista ang pupunta sa Pilipinas at tumataas na ang ekonomiya ng Pilipinas, pero ang ating mahal na Pangulo hindi tumitigil hanggat hindi niya mararating ang bagong Pilipinas. At hindi lang po yan mga kababayan, at maibaba ang presyo ng mga bilihin. Ginagawa lahat ng Pangulo ang paraan, dahil hindi lang naman dito sa Pilipinas ang nakakaranas ng pagmahal ng mga bilihin, buong mundo. At ayon pa dito mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo ay pinagkakatiwalaan din ng mga negosyanteng mayayaman sa iba't ibang mga bansa. Pero tayong mga Pilipino ay wala tayong tiwala. Ebi, kumbaga nga, dinadown pa natin ang ating mahal na Pangulo. Ang magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, minamasama pa ninyo. Bakit ganyan tayo mga Pilipino? Samantala, sa ibang bansa, ang magandang ginagawa, pinupuri. Pero dito, dinadown ng ibang mga Pilipino. Lalo na itong mga anti-Marcos na ito ngayon, lalo na yung mga nagrarally dyan. Nako, shoutout na lang sa inyo dyan. Iiyak na lang kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat. Ako po si Tropang Ilonggo. Araw-araw tayo magbibigay ng magandang balita sa inyo lahat. Thank you so much po at magandang araw po.